nakita nga ni Garp sa latest chapter ng manga yung glimpse kung gaano siya kalakas. Sa isang atake nga lang niya, gamit lang yung haki at kamao, eh nagawa na niyang masira yung ilang buildings na meron itong Hachinosu. Marami nga ang nagsasabi na it makes sense na ngayon kung bakit pinigilan ni Sengoku itong si Garp during Marineford War sa pag-amba niya kay Sakazuki. Dahil panigurado nga daw na mapapatay talaga ni Garp itong si Sakazuki. Kaya naman kung ganito nga kalakas itong si Garp, even though matanda na siya ngayon, eh ano kaya ang pwedeng gawin ni Blackbeard para matalo niya itong legendary hero ng Marines? Bali ngayong araw nga na to, eh yan ang pag-uusapan natin. Tatalakayin nga natin yung posibleng maging motibo kung bakit nga balalabanan ni Blackbeard itong si Garp at yung possibility sa kung ano nga ba ang pwedeng gawin ni Blackbeard para matalo niya itong si Garp. Dahil makailang beses na nga nating naririnig na madumi daw makipaglaban si Blackbeard at gagawin niya daw ang lahat para manalo. Pero ano ba ang example nitong maduming taktika na to na gagawin ni Blackbeard para manalo? So first, pag-usapan muna natin yung motibo. Ano bang pwedeng maging motibo kaya maglalaban itong sila Garp at Blackbeard? Obviously, ang unang rason itong pag-atake ni Garp sa kuta ni Blackbeard. Ikalawa, syempre dahil kay Kobe. Kung napansin nyo guys ha, during pre-time skip nga, no time nagagawa na ng hakbang itong si Blackbeard para maging isa sa mga warlords, ang naisip nga niyang paraan huliin o patayin itong si Luffy. Since mataas nga yung bounty neto that time. Which is hindi naman natuloy. Dahil nakasalubong nga niya bigla itong si Ace sa Banaro Island. Kaya naman nabaling na nga yung atensyon ni Blackbeard kay Ace. At inisip na mas makakagain siya ng pangalan kung si Ace na lang ang huhulihin niya. At ibibigay sa mga Marines. Kaya naman what if? Ganito na naman ang mangyari sa sitwasyon ngayon ni Blackbeard. Imbis nga na si Kobe, si Garp na lang ang babaling sa atensyon niya at huhulihin niya. Kumbaga similar sa pre-time skip na supposedly na si Luffy ang huhulihin niya, dahil nga sa hinarangan siya ni Ace, si Ace na nga lang yung hinuli niya. In-emphasize din naman ni Blackbeard sa last chapter, yung kahalagahan ng epithet ni Kobe na hero. Which is kung iisipin natin, mas malaking hero itong si Garp kung tutuusin, diba? Since ang epithet nga niya, hindi lang basta hero gaya ni Kobe, bagkos hero of the Marines. Plus related nga sa topic na to, nalaman nga natin sa last chapter na gustong maging king ni Blackbeard, na parang nakakaduda kung iisipin. Dahil literal na ngang emperor itong si Blackbeard. May sarili nga siyang mga teritoryo na hindi pwedeng galawin ng world government. Kaya naman bakit pa niya gustong maging hari at ipapanegosasyon pa ito sa world government, diba? Bali sa tingin ko nga, may mas greater plan pa itong si Blackbeard. Kumbaga similar sa ginawa niyang plano sa pagiging warlord. Dahil bakit na gustong maging warlord ni Blackbeard? Diba para magka-access sa Impel Down? Para makapag-recruit ng malalakas na pirata sa pirate crew niya? Ngayon pwede nga nating may-apply itong plano niya na to sa ngayon. Pwedeng kaya nga gusto niyang maging hari o king sa paikipag-usap sa world government, dahil may gusto siyang puntahan na tanging ang mga hari lang ng iba't ibang bansa ang papayagan. Yes guys, possible nga na ito yung Merijuwa. Maaaring ang lihim nga na tinatarget ni Blackbeard, hindi lang yung pagiging hari ng mga pirata. Bagkos gaya ni Sebek, lihim niya ring target yung trono sa Merijuwa o yung pagiging king of the world. Anyway, ngayong may possible motive na nga tayo na pwede nang maglaban itong sila Garp at Blackbeard, ano kaya ang gagawin ni Blackbeard para matalo niya itong si Garp? Ano kayang madugang taktika yung gagawin niya para manalo? Bali sa tingin ko nga na ang nag-iisang paraan para matalo itong si Garp, itong tinatawag na teamwork. Bali itong technique nga na to, hindi na bago para kay Blackbeard. Since ito nga yung ginawa niya para mapatay niya si Whitebeard sa Marineford War. Nakita naman natin pinagtulungan nila kasama ng pirate crew niya itong si Whitebeard hanggang sa mabawian ng buhay. Isa pa yung sa nangyayaring laban ngayon ni Blackbeard kay Trafalgar Law. Nakita naman natin na tinutulungan si Blackbeard
binibigyan ng pirate crew niya para mapabagsak lang itong si Trafalgar Law. So ang idea nga sa senaryo na to, eh dahil nga sa siyempre, eh pinoportray sa atin ni Oda na malakas si Garp, eh hindi siya kakayanin siyempre ni Blackbeard sa one-on-one. Kumbaga gaya na lang ng ginawa ni Oda kay Kaido. Dahil nga sa ang introduction ni Oda kay Kaido, eh strongest creature in the world. Eh mahirap nang paniwalain yung mga fans na kakayanin siya ni Luffy sa one-on-one. Kaya naman ano ba ang ginawa ni Oda? Diba pinagod at pinahina muna niya si Kaido bago talunin ni Luffy? Pinalaban nga siya sa mga scabbards, sa limang supernova captains, kay Luffy, kay Yamato, kay Momonosuke, at sa Gear 5 Luffy. At lahat nga nang yan ay nangyayari habang buhat-buhat ni Kaido itong isang buong isla. Kaya naman ano bang na-feel natin pagtapos matalo ni Kaido kay Luffy? Diba nandun pa rin yung honor? Kumbaga mataas pa rin yung respeto natin sa kanya although natalo siya. Siyempre dahil pinakita nga ni Oda yung way ng pagkalugi niya kaya siya natalo. Ngayon eh kung ganito nga rin yung gagawin ni Oda sa laban ni Garp kay Blackbeard na magkakaroon din ng teamwork itong Blackbeard Pirates para matalo si Garp, eh mas acceptable na nga para sa akin na matatalo si Garp kay Blackbeard. So, nagigets nyo ba? Kumbaga, kung matalo si Garp kay Blackbeard ng one-on-one ngayon, eh hindi tayo maniniwala. Pero, kung yung buong Blackbeard Pirates ang mananalo laban kay Garp, eh matatanggap natin. So, paano nga ba exactly ang gagawin nitong Blackbeard Pirates para manalo kay Garp? Bali, sa tingin ko nga, eh gaya ng ginawa nitong grupong Sword sa last chapter na may combo o planong ginawa gamit yung mga Devil Fruits nila, eh ganito rin yung gagawin ng Blackbeard Pirates. Lalo pa ngayon na halos lahat sa Blackbeard Pirates eh nireveal na ang mga Devil Fruit powers. For example na lang, eh itong si Katarina Devon. Alam naman natin lahat na yung Devil Fruit niya eh tinatawag na Dog Fruit Model 9-tailed Fox. So ano bang kakayanan ng Devil Fruit na to? Kaya nga na itong makapanggaya ng kahit na sino. Yes guys, kahit na sino. Hindi nga ito gaya ng Devil Fruit ni Bonkley na kailangan niya pang mahawakan yung gusto niyang gayahin bago niya pa ito magaya. Itong Devil Fruit nga ni Katarina Devon eh instantly niyang magagaya ang kahit na sino. At alam naman natin na ang emosyon ang isa sa pinaka-unpredictable weakness ng isang karakter. Nakita naman natin na itong emosyon yung nagpatalo kay Kozuki Oden sa laban niya kay Kaido. Diba? Mabilis nga siyang na-distract nung ginaya ni Higurashi si Momonosuke. Kaya naman nagresulta nga ito sa pagkaka-open ng depensa niya. Similar nga kay Gecko Moria nung makita niya itong si Absalom. Akala nga niya eh buhay pa ito at doon nga siya na-open at na-atake ni Shiryu. Ngayon eh imagine, biglang dumating sa Hachinosu itong si Blackbeard at hawak niya na itong si Luffy o kung sino pa mang malapit kay Garp gaya nila Dadan, Makino o iba pa na gagayahin ni Devon. Sa tingin nyo eh ano ang gagawin ni Garp? Tutuloy ba siya sa pag-atake? Diba mapapahinto siya? May istan siya sa makikita niya. Ngayon eh isang possibility pa nga lang yan sa pwedeng gawing pandurugas na itong si Blackbeard kay Garp. So may senaryo pa nga na pwedeng gamitin nila Vasco Shot at Avalo Pizarro yung mga Devil Fruits nila para ma-hold itong si Garp. Since pang malawakan nga yung epekto ng mga Devil Fruits nila, pwede rin magamit nila Dokyu o ni Van Agoy itong Devil Fruit nila. Bali ang pinupunto ko lang dito eh dahil nga sa sitwasyon ngayon ni Garp na matanda na at tapos na ang Prime, eh makakagawa nga ng paraan itong si Blackbeard pati na yung pirate crew niya na matalo siya. Yes, pinakitaan nga tayo ni Garp sa last chapter kung gaano siya kalakas. Pero kaya ba niyang i-maintain yung ganitong kalakas na atake ng matagal? Siyempre magfa-factor na rin dyan yung stamina. Stamina na kung malakas ka, eh dapat na ma-maintain mo yung lakas na yan hanggang sa matalo mo yung kalaban mo. At sadly, eh dahil nga sa matanda na itong si Garp, eh I doubt natatagal siya sa labanan na ma-maintain niya yung ganitong kalalakas na atake. In short, eh itong atake na ginawa ni Garp sa last chapter, eh parang pang-hype lang sa karakter niya. Pero
Siyempre, pag dumating na yung tamang oras at nakalaban niya na itong buong Blackbeard Pirates, I doubt na mananalo siya. Anyway, dito na nga nagtatapos itong analysis natin sa kung ano nga ba possibly ang motibo at kahihinatnan ng laban nitong sila Gert at Blackbeard. Kung may iba nga kayong take sa topic na to, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So, yun lang. Peace!